How long had it been? Mahigit isang taon na rin ang nakararaan, but still, no traces of where might be his wife and son. Kahit anong paghahanap ang gawin nila ay hindi nila ito makita. Kahit kaunting lead man lang kung saan ito pwedeng mamalagi, wala silang alam. He's getting impatient as the days passes by. Nakakaramdam na rin siya ng takot at kaba sa mga posibilidad na nangyari sa mag-ina niya. Tanging sa Panginoon at sa kanyang pamilya siya kumukuha ng lakas upang magpatuloy pa. At sa tuwing may isip niya na nagkaroon sila ng anak ni Bella ay nabubuhayan siya bigla. Nagkakaroon siya ng iba yung sigla at tapang. Napangiti siya. His son must be in his teenage year now. Strange, but he can feel it. He wondered how he looks like. Nasasabik na din siyang makita at makilala ito. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan upang payapain ang sarili. Kailangan niyang maging mahinahon upang makapag-isip ng mabuti. Kailangan niyang mahanap ang kanyang mag-ina kahit anong mangyari. Kahit pa maubos ang lahat ng meron siya, kahit pa mawala ang lahat sa kanya, gagawin niya kung ang kapalit naman ito ay ang kaalaman kung nasaan na ang mga ito. He could trade everything just to have them back. Napailing siya. God really moves in mysterious ways. He often told that he's not gonna be a lovesick man just like his kuyas. But look what he got. Mukhang mas malala pa ang pinagdadaanan niya ngayon. He would sleep in her wife's room just to get some sleep. Doon man lang ay maranasan at maramdaman niyang kasama pa niya ang kanyang asawa. Kapag dumarating ang araw na pakiramdam niya ay hindi na niya kaya, papasok lang siya sa kwarto nito and would feel better again. She became his happy pill, as if his life depends on it. He was busy looking on a rare case of a rare disease when someone barged into his office. Nang mag-angat siya ng paningin ay si Dave ang nabungaran niya. Humahangos ito at bahagya pang hinihingal. Why the rush? Something bad happened? What? Tanong niya sa nakatatandang kapatid. Umiling ito. Have you heard the news? What about it? I don't have the time for that. Can't you see I'm busy and I'm... Have you seen Bella post on Facebook? Sambit ni Dave. All of a sudden ay bigla siyang nagparamdam. And you wouldn't believe what I saw. He felt nervous and excited all of a sudden. Agad niyang inagaw ang hawak na cellphone ni Dave dahil kahit anong hanap niya ay hindi niya makita sa kanya. He might have put it in somewhere he couldn't remember. He was lost for words when he saw her Facebook. They haven't any juice in the days she left. Even all of the paparazzi and reporters can tell where she might be. Lahat nakaabang sa social media accounts nito pero wala silang balita. Kaya nakakagulat ang biglaan nitong pagpaparamdam. His heart almost came out with what he saw. He just saw a replica of him. A replica that looks just like him. But on his teenage years, those eyes, those nose, and lips are just like him. His heart beats rapidly. At kahit hindi sabihing anak niya ito, he would know. He just felt the strong bond and connection kahit hindi pa sila naghaharap ng anak. His son. Sa tingin ko, hindi na tayo mahihirapan na hanapin ang mag-ina mo. Sila na ang kusang nagparamdam sa'yo. But what really bothers me is kung sino ang tumulong sa kanya all along. And I salute the man who made her vanish just like that. Who could that be? They're really curious and at the same time mad. Nagtataka rin siya. But his eyes were still on Dave's phone. Hindi pa rin kasi tumitigil sa mabilis na pagtibok ito. Kakaibang excitement ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yun. He looks for another picture on her Facebook that might lead them to her, but he found nothing. Just this one? Tanong niya kay Dave. Tinutukoy niya ay ang kaisa-isang larawan ng anak niya. Yes, he already claimed it. Anak niya yun. The Fajardo features that he has, hindi maipagkakaila ang katauhan nito. Did you look at the caption? It seems that they're going back here. Nang tingnan niya ang litrato ay may caption nga ito sa bandang ibaba. Soon, PH. That only means that they're going home. When?
Can you please check it out for me? I badly need to know where could they have been staying when they arrived. Gusto ko na din silang makita, kuya. Hindi mo lang alam kung gaano kasaya ang nararamdaman ko ngayon knowing na babalik na sila ng Pilipinas. But at the same time, kinakabahan at natatakot ako. Paano kung galit pa din sila sa akin? Baka hindi nila ako tanggapin? Paano kung ipagtabuyan nila ako? Baka hindi ko nakakayanin, kuya. Hindi mapigilan ang pagsibol ng takot sa kanyang dibdib. Natatakot na siya. You don't have to. Ngayon ka pa makakaramdam ng takot? Ang tagal mong inantay na bumalik ang mag-ina mo kaya umayos ka. Sige ka. Baka kapag nagpahuli-huli ka pa ay maunahan ka ng iba sa asawa mo. Remember the annulment papers na ginawa mo noong bago pa lamang kayo kasal? Kung noon ay ayaw na ayaw nitong pirmahan yun, ngunit nakita mo na lang na may pirma na pala iyon bago kanya iniwanan. Kung mahal mo ang mag-ina mo, mas dapat doon ka matakot, no? Mais ka, Zandro! Natauhan siya sa sinabi ng kapatid. Ngayon pa ba siya susuko kung kailan abot kamay na niya ang kanyang mag-ina? Get hold of yourselves, Zandro. Kailangan mong suyuin ang mag-ina mo. At kung pahirapan ka, magdusa ka! Magtiis ka dahil deserve mo yon. But don't dare give up on them dahil ako mismo ang bubugbog sa'yo. O di kaya, lahat ng mga ginagamit mong aparato sa pag-o-opera, sa'yo ko gagamitin yan. Naiintindihan mo ba? Naririnig mo ba ang sinabi ko? Bahagya ng tumaas ang boses ni Dave nang magsalita siya. Sa lakas ng boses mo, paano hindi ko maririnig? Actually, naririnig din na nga ako eh. And I wonder kung anong nakita sa'yo ni Ate Jess para patulan ka? Mahinahon niyang sabi sa kapatid. But deep inside ay nakaramdam siya ng kaunting takot nang mapansin ang matalim na tingin nito sa kanya. Both Jonathan and Dave used to bully him but in a positive way. Alam naman niya na mahal siya ng mga kapatid dahil naroon ang mga ito noong mga panahong kailangan niya ng karamay. Alam na alam din niyang hindi siya pababayaan ng mga ito sakaling dumating man ang panahon na magkaproblema siya. At wala rin naman siyang ibang pinapayagan na ibully siya kundi ang mga ito lang. Only to them that he's allowed to get bullied. Sila lang ang may karapatan na gawin yun. So, binubuli mo na ako ngayon? Sumasagot ka na? Remember the times na pakiramdam mo ikaw na lang mag-isa? Noong mga panahong nagdadalamhati ka? Noong panahong lugmok at nahihirapan ka? Sinong nandun upang alagaan at aliwin ka? Diba ako? Ako na lang palagi. Ako na lang ng ako. He burst out laughing na makita niyang nagwalling pa si Dave habang nagdadayalogo. Wala man lang itong kamalay-malay na kanina pa ito kinukuhanan ng video ni Alex. At ang ugok niyang nakababatang kapatid ay sapo-sapo ang bibig upang pigilin ang tawa. Sinanya siya na ito na ipagpatuloy lang ang pagkuha ng video. Nasasaktan ako, kapatid. Pakiramdam ko, gamit lang ang turing mo sa akin na kapag hindi mo na kailangan ay tatapon mo na lang basta. I'm deeply wounded right now. It cuts like a knife. Cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded, knife. You take away the heart of my life. And he just sings like a madman. Naintulang ito na marinig ang nag-iingay nitong cellphone. His wife is calling. Nakita niya ang unti-unting pagkabura ng ngiti nito. Bigla itong hindi mapakali. What happened? Bakit? Ayokong matulog sa labas ng kwarto namin. Sigaw nito at may kung anong hinahanap sa telepono nito at panay ang pindot nito doon. What the? Sino ang kumuha ng video na to at ipinadala pa sa asawa ko? Iyaw nito na ikinatawa niya. Nag-aakusa mga matang tingin nito nang bumaling sa kanya. Oh no, not me, okay? Sa'yo pa nga ako nang hiram ng cellphone kanina, di ba? Then who? Inginuso niya si Alex na nakasilip sa pinto ng kanyang opisina. And when he saw the culprit, Dave kept running after Alex inside his office. Daig pa mga bata. Kung alam lang na mga empleyado nila na ganito sila kabaliw, malamang hindi na sila re-respetuhin pa. Kanina pa siya naiirita sa pangungulit ni Dave sa kanya. Alam naman itong wala siyang kahilig-hilig na manood ng mga concert katulad nito, ngunit mapilit ito. To the point na binablackmail siya nito
Ang pagsama na nga lang sa concert na ito ang hinihingi ko sa'yo eh. Di mo pa ako mapagbigyan? Sige na, samahan mo na ako. It won't take that long. Maktol ni Dave sa kanya. Napailing na lang siya. Mukhang kailangan niyang ihanda ang sarili. It would be the longest and the most boring night he'll ever experience. He's very sure of that. Mas gugustuhin pa niyang magmukmok sa kwarto ng asawa. Kahit man lang sa paraang yun ay makapiling niya ito. Ano bang meron sa concert na yan at pilit mo akong pinasasama, ha? Pasalamat ka. Malaki pakinabang ko sa'yo dahil kung wala naman ako mahihita sa'yo, it's better staying at home. Kailan ba yan? He heard him groan in annoyance. Parang ako pa ang may malaking utang na loob sa'yo ngayon na. Iba din nga makapalamukha, no? Binato siya nito ng lapis. Dadaanan kita bukas ng gabi, alas 7. Siguraduhin mong alas 7, ha? Ilalakit ako, kuya. You tend to annoy me every time kaya huwag ka magkakamali na paglaruan ako. Nakakainis ka na eh. Kung pwede nga lang na itatwa kita, matagal ko nang ginawa. Whatever, little brother. He left him in his private office, still wondering kung kaninong concert ang panonoodin nito. Bahala na. Tatakasan niya na lang ito sakaling hindi na niya matagalan ang mga nangyayari. True to his words, dinaanan siya nito ilang minuto bago mag-alas 7. Mabuti na lang at nakapag-order ng pagkain ng kanyang sekretarya bago ito dumating kaya kahit paano ay may laman ang kanyang tiyan. Knowing Dave, gugutumin siya nito. Kahit anong yaya at reklamo mo dito, hinding-hindi ito aalis sa kinauupuan niya hanggat hindi natatapos ang palabas. Kaya naman, naganda na siya. Let's go, brother! You don't have to miss this one, promise. Magugustuhan mo roon. We have the same taste on music, right? Kaya relax ka lang at mag-e-enjoy tayong dalawa. Sayang nga lang at out of the country si Kuya Jonathan. He had to attend the annual meeting of the company. Si Alex naman, hindi ko alam kung nasa na ngayon. Last time I heard something about him was he's in Venezuela. Napailing ito. Bihira na tayong magsamang apat. Kailan kaya mauulit yun? Hindi ko na matandaan kung kailan ang huli nating panonood ng concert na kumpleto tayo. I think that was the last concert of Maroon 5 years ago. Magtaka ka pa. May kanya-kanya na tayong buhay na magkakapatid. You and Kuya Jonathan have a family already, so am I. Hindi ko pa nga lang alam kung nasaan. And we must admit that we prioritize family more than anything else. Besides, kung nandito si Ate Jess, alam ko naman na hindi ka manonood ng concert na yan kasi mas pipiliin mong makasama siya at ang anak mo. Where are they nga pala? Iiwan ka na ba? Muntik na siya mapasubsob sa harapan ng sasakyan kung hindi lang niya naitukod ang kamay. Ay, Jess, could be the death of me, Zandro. Sino ba naman matinong asawa ang lalayasan ka just because hindi niya gusto ang amoy ko? She loves cuddling me the other night at gustong-gusto niya na sinisinghot ang leeg ko. But the next morning, they were gone already. Nag-iwan lang ito na mensahe na doon muna siya kay Mami matutulog. Naiiling na paliwanag ni Dave. Come to think of it. Gagawin ba yun ang isang matinong tao? And Mom, kinukonsinti niya ang asawa ko. Akala ko pa naman ako ang kakampihan niya kasi ako ang anak niya. Ngunit, nagkamali pala ako. Bakit ganun siya? Bakit? Ay, it's a pregnancy thing, I think. Pagpasensyahan mo na lang. Mahal na mahal ka noon. Mahirap talagang sakyan ang ugali ng mga babae but you should be thankful that you have her. But you should get ready then. Baka kasi nauntog na ang asawa mo at hindi ka na rin balikan. Just like me. Muntik na silang mabundol ng sasakyan sa likod nang bigla-bigla na lang nagpreno si Dave. That's not gonna happen, okay? I know a lot of ways para hindi ako iwan ng asawa ko, no? You see? Pagmumukha ko pa lang. Irresistible na. Diba? What more? Hinihintay niya ang sasabihin nito ngunit hindi na ito umimik pa. Mukha lang itong timang habang nakangiti. Hindi niya ito magets. Only then he realizes what he's talking about. Nang sundan niya ang tingin nito, he's having a boner. What the? My God! What did I do in my past life to deserve such punishment?
Bakit ba lahat ng kapatid ko may sira ang mga tuktok? Hey, hey. Sobra ka naman. Lahat tayo may sira sa utak, no? Ewan ko lang kung hindi ka mabaliw mamaya. May pilyong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi ng mga oras na yon. Ewan ko sa'yo. Tinanggal niya ang suot ng seatbelt nang maiparada ni Dave ang sasakyan. Bilisan mo na dyan. Kanina pa ata nag-umusta ang concert. Teka, kaninong concert pala to? A friend of mine. You don't have to worry. Naka-reserve ang seats natin. VIP. All we have to do is watch the show and sigurado akong magugustuhan mo ito. Tayo na? Nagpatiuna na siyang dumakad ngunit agad siyang tumigil nang ma-realize niyang hindi pala niya alam kung saan banda ang kanilang upuan. Nahanap naman nila ang kanilang upuan just a couple of seconds before the show started. Umpisa pa lamang ay hiyawan na agad ang mga tao. No wonder, Brandon de la Merced was in the house. They were colleagues way back pero nabalitaan niya na lang na pinasok na pala nito ang music industry. He couldn't deny the fact that he's good in that craft. Dati pa lang ay kinakikitaan na ito ng galing sa pagkanta at pagsayaw. A total performer indeed. Maganda rin ang mga kanta nito siguro dahil na rin sa influence ng mga iniidolo nitong singers and boy bands. Naaalala niyang madalas nitong kantahin ang mga kanta ng Maroon 5 at Westlife pati na rin ang Backstreet Boys. Halos mabingi siya sa hiyawan ng mga nanonood ng karamihan ay mga babae. Well, he got the looks and the talent. That's why he can't blame the girls to swoon over him. Nadagukan siya ni Dave nang bigla na lang itong sumigaw at magtatalon sa tabi niya. Ouch! Bakit ba? Ako pa rin ang kuya mo kaya dapat na igalang mo ko, ha? Hindi porkit mas matangkad ka sa akin eh, tatalunin mo na ako. Maktol nito. Tama bang sumigaw sa tapat ng tainga ko? And besides, do you have to shout like that? It's disgusting to see a man yelling and cheering for another one? Nakangiwi niyang tanong dito. Huwag mong pakailaman ang mga trip ko. Tsaka, secure naman ako sa pagkatao ko eh. Tanong mo pa sa asawa ko. The way how I perform in bed. Definitely, incredible and superb. And I want to do the same. Shut up, kuya. Oh my God. Why do I have to suffer like this? Pwede bang itikom mo yung bibig mo kahit saglit lang? Nakakarindi na! He just glared at him at umupo na rin ito sa tabi niya. Mabuti na lang at hindi na ito nag-ingay pa. Nagkasya na lang itong panoorin ang performance ni Brandon. He must admit na nag-enjoy siya sa show nito. Woo! Anyway, guys, I'm very much happy and overwhelmed that I gotta have this chance of performing in front of you all. Chance na maipakita ang aking talento sa inyong lahat. I'm deeply happy na naririyan kayo na handang sumuporta sa mga ginagawa ko. Hindi na nito natuloy ang sinasabi pa nito nang bigla nilang nagdilim ang buong paligid. Nawalan ba ng kuryente? Bulong niya kay Dave. Nope, the AC is functioning. The people around them became silent. He can feel the excitement around them. Na para bang may hinihintay na kapanapanabik na eksenang mangyayari. And then, the spotlight focused on the center stage. Naghiyawan ng mga tao. An upbeat harmony of a song filled the place and the crowd goes wild even more. A Shawn Mendes and Camila Cabello song is being played. Senorita! Tumayo ito at nagsimulang sumayaw sa saliw ng kanta. Ang bawat indayog at galaw nito ay magpapabaliw sa kahit sinong kabaro ni Eva. Everyone screamed with happiness when suddenly, a red-haired lady came from nowhere. She wore a sinful red halter dress that suits to her curve. It was bareback kaya kitang-kita ang maputi at makinis nitong likod. The dress just reached her mid-thigh kaya nakalabas ang makinis at mamuting kita nito. He couldn't see her face pero parang pamilyar sa kanya ang itsura nito. Bigla siyang kinabahan nang hindi niya mawari. And he literally couldn't breathe when he gets the chance to see her face. Sweetheart? Sambit niya sa sarili ng mamukhaan ang asawa.